Okay. Ako si Ai. Pakilala. Ako si Ai, isang volunteer sa Peace Builders Community para sa Sendong Relief Mission. This is the third of the relief missions na ginagawa ng Peace Builders. Siguro first muna, bakit Peace Builders ang napili ko na samahan? Kasi from our experience dun sa Sendong last year, nakita ko kung gaano ka organized, and then at the same time, not just organized, very sensitive yung strategy ng Peace Builders sa pag-deliver ng relief. Number one, it's very comprehensive in a sense na hindi lang yung goods, lahat ng yung aspects ng isang tao kinoconsider, for example, the food, clothing, and then all everything is considered in terms of gaano kadami yung ibibigay, ano yung pinaka-practical na ibigay in the sense na hindi naman tayo makakabalik-balik ng ilang beses sa isang area. So, yun, sa goods pa lang yun. The next one is merong medical relief mission. So, with volunteer doctors and nurses. So, yun din ang para sa akin napaka-importante para sa na ma-receive ng isang tao na stricken by calamity, a disaster. And then lastly, yung psychosocial na debriefing. Actually, hindi pa siya debriefing. Psychosocial first aid pa lang at this point. Kasi throughout all these things, yung mga experiences ng mga tao, syempre wala na yan silang time minsan na usahay na magpahungaw or ano, mangita agad sila unsaon nila pag-survive sa kada adlaw, labi na sa mga areas like diri sa Katiil na ang mga stocks, yung siguro yung pinakamalapit na ano nila, pinakamalapit na lugar na pwede nila pagkuhaan ng pagkain ay ilang kilometro pa sa poblasyon pa, and then nagtaasa na yung mga presyo ng bilihin. So importante talaga na meron silang access, ma-deliver natin sa kanila yung services na nararapat lang naman sa kanila. Tsaka ano rin eh, malaking impact din sa kanila ito kasi for the first time, they are so parang dependent on others kasi nga from being someone na who's earning his own keep, may sarili kang livelihood, negosyo, may sarili kang trabaho, biglang ngayon, wala talaga lahat, kahit bahay na wala, kahit eskwelahan, kahit mga simbahan. So, lalo na ngayon, Pasko, wala silang simbahan. Paano yung mga panata nila, yung mga simbang gabi, etc. So, madami silang pinagdaraanan na kailangan ng talagang tutulong sa kanila magproseso man lang. Or makinig, at the very least makinig. Yun. So, yun yung reason bakit sa Peace Builders ako nagbo-volunteer. Yung ano ko, yung feeling ko as a volunteer sa psychosocial committee, number one is, ano ako, psychology graduate, so natural lang na doon ako mag-volunteer. Pero, given din na madami kasi akong other commitments, nung una, sa ano muna ako, sa ICT, pag-gather ng information, at saka pag-fundraising, paghanap ng volunteers din sa repacking, etc. So, parang para sa akin, being here right now, na connect ko na ba, na bridge ko, or I had a whole experience of this relief mission. Kasi nga, dati, pinapasa sa akin yung mga reports, naririnig ko, nababasa ko yung mga lugar, tapos alam ko, kinoconnect ko yung mga gustong tumulong doon sa mga areas na hindi pa inaabot ng tulong. Ngayon, yung mga areas na naririnig ko na yun, yun mismo yung pinuntahan natin. So, para sa akin, ano din, na satisfied din ako, and parang masaya ako na dito mismo ako nakapunta mga lugar na hindi agad inabot dati ng mission. Tapos meron ding nag-feedback na parents kanina, sabi nila na sa lahat ng so far mga na-receive nila, first time daw may nagbigay ng specific para sa mga bata, yung goodies at saka yung coloring books, tapos candies,
Kasi kung makikita mo ngayon, wala nga halos tindahan dito eh. Small joys on a very significant occasion, Christmas. Actually, nung una pa nga, ganyan pa ako na sabi ko, oh my God, grabe yung schedule ko, kaya ko pa bang sumama? Pero I made it a point na sumama talaga despite that. Kasi aside from ito yung commitment ko kina Ate Bennett, grabe na yung pinagsamahan namin. Para sa akin kasi, kung masasabi nating sacrifice, hindi lang naman volunteers ang nag-sacrifice. Kung tutuusin, walang hihigit dun sa pinagdaanan nila na sacrifice. And then, that's what Christmas is all about para sa akin. Yung pagpapanganak kay Kristo, it's an act of love for humanity. And then, siya mismo, sa buong buhay niya, pinakita niya kung gaano kahalaga ang pagsasakripisyo para ipadama sa ibang tao kung ano yung mga katotohanan, ano yung nararapat, at para maipadama sa ibang tao yung totoong pagmamahal ng Diyos. So para sa akin, it's also my testimony para sa aking faith. Although wala akong specific religion right now, naniniwala ako na first and foremost, merong Diyos talaga. So, ito din yung aking pagpapakita ng aking faith or devotion kay God. Lastly pala, ang isang na-appreciate ko, lalo na sa group natin ngayon, it's Christmas but our team is interfaith. So, Protestants, Catholics, meron din tayong mga kapatid na Muslim na nagsiserve ngayon on Christmas Day. So, nakakataba talaga ng puso. Yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Ang dami.